Amen. Okay? Okay, so tayo po manalangin. Diyos, maganda makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat hindi niyo po kami tinipot sa inyong pong pag-ibig. Lord, talaga nagagala kami pumapasok sa loob ninyo pong templo sapagkat anak po namin kayo pong matatagpuan po namin sa lugar nito. Anak po namin yung pag-ibig nyo, yung biyaya nyo, yung kabutihan nyo, yung katapatan nyo, yung pagpapala nyo ay tunay na bubuhos sa buhay po na bawat sa amin. At patuloy ka magpapakilala sa amin na kayo po ang aming Diyos. Kaya Lord, kami po ay narito ngayon katulad sa amin yung mga salita, be still and know that I am God. Narito kami ang Diyos, tumuko sa inyo pong paanan, naghihintay sa inyo pong presensya, nagpapaubaya sa inyo pong malayang pagkilos. Napanalangin po namin, O Diyos, mangyari nawa sa buhay po namin ang ayon po sa inyo pong mabuting kalooban. Kaya sa umaga po ito, hiling po namin ang kasagalaan ng kapala na inyo pong mga salita. Humihiling kami ng inyo pong malayang pangungusap. Salamat po, Diyos, sa mga salita. Dito rin ninyo, mabisa at makapakyarihan tulad ng tabak na magkabilang talim na tumatagos ang salang pinag-iwalay ng kaluluwa at espiritu. At sa umaga po ito, Diyos, masagana po namin matatanggap ang mga pagpapala na bunga tulad po sa amin ng inyo pong mga salita. Kaya Lord, sa umaga nito, naniniwala kami, O Diyos, may gagawin kang mabuti. May gagawin po kayo dakila, may gagawin kayong matagumpay sa aming mga buhay. Kaya O Diyos, narito kami upang kayo po, O Diyos, ay aming pong bigyan ng kalayaan at pagpapaghariin sa aming mga buhay. Ay pinapayag po namin kayo ang aming Diyos, kayo po ang aming hari, kayo po ang aming Panginoon. Paguhin niyo po kami na maging kalarawan po kami na aming po Panginoon sa Kristo. At salamat po Diyos na ang araw na ito ay tuwing na dakila at papagpalang araw sa aming po mga pananambahan sa inyo. Napakabuti niyo Diyos, wala po kayong katulad. Kayo po lang ngayon magpakailanman na ito na binabalik sa inyo sa amin na ito sa magaling sa pangalan ng aming pong Panginoon sa Kristo. Amen. Hallelujah. Okay, so today we're going to discuss for the last time for this series of messages itong buhay po ni Noa. Tapos kinilala po natin yung panahon bago siya gumawa ng arko. Yung panahon na tinawag siya ng Diyos out of the multitudes of people na kung saan walang matuwid, walang umabot sa pamantayan ng Diyos, but no one favor in the eyes of God. Then hanggang sa natapos ang arko for 100 years, ginawa nila ang arko kasama yung kanyang buong pamilya at sila ay pinasakay na ng Lord sa loob ng arko at iningatan sila ng Lord for another year. Talagang isang taon na naman ang lumipas at sila ay sumakay sa arko na nasa pangangalaga at nasa pag-iingat ng ating Diyos. Siyempre, hindi naman natapos ang kwento na nasa loob palagi sila ng arko. Siyempre, ang kwento po ay hindi naman nagwakas doon sa pagkakaligtas nila buwan sa unos, buwan sa matitibag yung dumapo sa buong sandaigdigan. But eventually, sila ay nilid ng Lord na lumabas ng arko. Katulad na nabasa natin mga talata ng nakaraan na naghintay si Noah na sa panahon ng kanyang paghihintay dumating ang pagkakataong ipinahintulot na ng Diyos, hindi yung uwak, hindi yung kalapati ang nagutos sa kanya lumabas, hindi ang Diyos ang nagsalita, ang namusap sa kanila. At sabi ng Diyos kay Noah, pwede na kayong lumabas, isama mo na ang iyong pamilya, kasama na lahat ng mga hayop na nakasama mo sa iyo sa loob ng arko at kayo ay malaya nyo ng magagalaan ang buong sandigdigan. Kaya ang purpose natin sa umagang ito, ang pagtutuon natin pansin ay yung panahon sila ay lumabas na ng arko. Yan na, sa Noah, lumabas na yung rainbow na pinaka-popular sa story nito ni Noah. At kanya na naglabas na lahat ng uri ng mga hayop. At nakakatuwa ka minsan na nagpalabas kami ng film showing dito sa mga kabataan. At maging ang ipis, di ba? Tama ba ako? Ipis ba yun? Ano ba yung story na? Tungkol sa ipis, di ba? Ipis ay kasama na yung sumakay ng arko. Kasi nga, lahat ng gumagapang, lahat ng luwa, kasi kasama pati yung langgam. So lahat may parte. Basta yung humihinga sa kanyang ilong, hindi gumagamit ng gills. Kailangan lahat maisakay sa loob ng arko. Kaya pati yung snail, pati yung pakong lumabang, ay hindi, humihinga pa sa tubig yun. Yung lahat ng
mababagal na gumagapang na kailangan magbuhay sa habang mag-inter pagiging sa ilong ay kasamang na isakay sa arko. Kaya sa para ito, magtutuunan natin ang pansin, itong napakagandang ginawa ng Diyos sa buhay ni Noah kasama sa kanyang pamilya at ano ba ang nangyari pagkatapos ng arko. After the ark, ano ba ang mga importanteng pangyayari na matatagpuan natin ang bibigyan natin halaga sa umaga ito upang maging gabay natin sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kaya sa pagkakataon ito, ang magbibigay po ng unang puntos ng ating pag-aaral ay ang ating po kapatid na si Brother Manuel. Upgraded na. Part 1 na siya ngayon. Nag-sacrifice si Noah because he loves God.